pangalan ko'y iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maligaya pong pagdating sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa sa araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan na nuklukan ni Apostol San Pedro. At sa atin pong pagdiriwang at paghahandog ng banal na misa, isama po natin ang lahat ng ating mga intensyon, ganun din para sa pakanan ng ating mga mahal sa buhay na hindi natin kapiling sa misang ito. At upang tayong lahat ay maging karapat dapat sa pagdiriwang ng banal na Ekaristiya, atin po munang aminin pagisihan ng ating nagawang kasalanan. Buong kapakumbabaan nating sabihin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa Diyos ang kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Kristo buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
kalungkutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na badaig ng anumang mabigat na pagsubok, kami naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makahahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob. Hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang pinakahihintay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan, binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako ng kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang itumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tukod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po lahat. Go, Pedro.
Sumainyo niyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman po ng iba ay si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananay sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, kapag po tayo nag-a-apply ng trabaho, o di ho naman ay gumagawa ng resume, doon ho ay mayroong mga katanungan, mga personal information tungkol sa ating sarili. At sa kahulihan ng bahagi po noon, ay naglalagay tayo ng reference. At ang ating inilalagay na reference ay yung pinaka-close sa atin o nakakilala sa atin. Para in case na magtanong tungkol sa information na nilagay natin, ito ay kaya niyang i-validate at patunayan na totoo yung mga data na naroon sa ating resume. Ngayon mga minamahal na mga kapatid, meron din tayong mga close friends na kung saan ay nakakilala sa atin. At pwede natin tanungin kapag merong tayong gustong malaman tungkol sa ating sarili. Yang dalawang halimbawang yan ay akin pong ibinigay sa inyo sapagkat si Jesus po sa ating pong ebanghelyo ay nagtanong sa mga alagad, sino ako ayon sa mga tao? At meron pong iba't ibang sagot sa tanong ni Jesus. Kayo po ay si, sabi ng ilan, si Juan Bautista. Sabi po ay si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Bakit kaya may ganong perception ang mga tao kay Jesus na si Juan Bautista? Dahil si Juan Bautista ay nagbibinyag. At si Jesus ay ganun din. Ang kanyang pagbibinyag naman ay sa Espiritu. Bakit sinabi ng mga tao na isa sa mga propeta? Sapagkat ang mga propeta ay nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. At si Jesus ay ganun din. Nagpapahayag siya ng kaharian ng Diyos sa pamagitan ng pangangaral, pagpapatawad, at pagpapakain at pagpapagaling sa may sakit. Kaya naman, yung ganitong kasagutan ay naibigay nila tungkol kay Jesus dahil sa kanilang personal na karanasan tungkol kay Jesus. Subalit sa lahat ng mga sagot, ay di hatad si Pedro ang nakakuha ng tamang sagot. Ikaw po ang Kristo,
ang anak ng Diyos. No? Napakaganda ng sagot ni Pedro at doon naman siya pinuri at binigyan ng tungkulin ni Jesus. Ngayon mga minamahal na mga kapatid, katulad ng aking nabanggit kanina, tayo ay nagkakaroon at nakikilala natin ng ibang tao dahil sa ating karanasan sa Kanya. Ngayon, kung sakasakali naman po, tayo'y kaharap ni Jesus ngayon at tinanong ang bawat isa sa atin. Halimbawa, tinanong tayo, kayo naman, sino ako para sa inyo? Ano kaya ang ating maisasagot? Siguro, ang ilan sa atin sasabihin, Panginoon, kayo po ang dakilang manggagamot sapagkat batay sa ating karanasan, nung tayo may sakit, tayo nagdasal kay Jesus, tayo gumaling. Pupwedeng sabihin nating, Panginoon, kayo po ang the great provider sapagkat nung kami may kailangan, kami nagdasal sa inyo, binigyan po ninyo kami ng biyaya. Panginoon, kayo po ang dakilang nagpapatawad ng aming kasalanan sapagkat po pwedeng batay sa ating karanasan. Noong tayo ay nagkasala, lumapit tayo sa Diyos at tayo ay pinatawad. Ito yung mga ilang halimbawa na pwede nating isagot sa mga oras sa tayo ay tanungin ng ating Panginoon. Pero alam ba ninyo, mas tunay at mas malalim pa ang ating pagkakilala kay Jesus kapag tayo ay mayroong malalim na ugnayan sa Kanya. Sa anong paraan? Sa ating palagiang pagdadasal. Mas lalo nating nakikilala ang Diyos. Sa ating malalim na pagbasa sa banal na kasulatan, kung saan naroon ang Kanyang buhay, ang Kanyang mga pangangaral, mas lalo natin siyang makikilala. Kaya nga napakaganda ng panahon ng Kwaresma. Itong Lenten season ito ay sadyang inilagay ng inang simbahan sa ating kalendaryo upang tayo ay sumandaling tumigil sa pangkaraniwan nating ginagawa upang magnilay at magdasal. Upang sa ganun, sa ating pagninilay, sa ating pagdadasal, mas lalo nating nakikilala ang Diyos. At bunga nito, kapag tayo muli ay tinanong, sino ako para sa inyo, mayroon tayong mas malalim na may sasagot upang ipakilala kung sino si Jesus sa ating buhay. Kaya nga kapag ang tao ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos sa banal na kasulatan, kapag ang tao ay walang oras magdasal at wala siyang malalim na ugnayan sa Diyos, hindi niya makikilala ng tunay si Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, sana po ngayong panahon ng Kwaresma, pagtuunan natin ng pansin ang ating ugnayan sa Diyos. Muli nating ibalik yung ating focus sa Kanya upang katulad ni Pedro, tayo din ay mayroong magandang pagpapakilala tungkol sa ating manunubos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo aming handog ang tinapay.
mo't humingi ng patawad mo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kailanman. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong maikapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Di narakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo nang may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inayabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahala Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mangulat sa katotohanan, ikaw po ay makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, salikin mo ng iyong sapit. Punit-punit ang iyong damit, naway ka'y mapasakit. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid kami bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapit. Punit-punit ang iyong damit, naway ka'y mapasakit. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Amen.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke din naman, ikaw ay naghahanap buhay, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwag namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, tagay Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibigay kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwing ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong mga pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Archdiocesan Centers of Reconciliation at bilang bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahan mga opisyal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap ni ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ang ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma
Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang March 10 lamang po. Ika-6, bukas po araw ng Biyernes, ika-23 ng buwan ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ati pong lalabas ang lahat ng mga nais natin pong ipabless na mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga kapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at arad ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.